Yan! Oh, game na pala eh. Game na nga. Game na pa. Today, we're gonna do a Q&A with him. Wag na natin patagalin pa. Mag-a-answer kami ng mga questions na sinend niyo sa amin sa Instagram. Sobrang dami nito. Ito. Lagi kaming kumakain together. Oh. Watching a Netflix series. Nanonood naman yung Marvel series during quarantine. Actually, kung ano lang. Basta kahit ano, whenever na we're together. Games! Yan, games. Mahilig kami mag-play ng games together. Dota and ML. And COD. Pero nahihilo ako, sobrang bilis. Counter-Strike pala! Ito si Ate Lynn. Sobrang dami niyang tinanong. Kasi nagre-ready na si Ate Lynn. Oo. So, shoutout kay Lindsay Dora. Ikaw magsagot niyan. Yung bata ako, ang gusto ko, 3 lang. Ngayon, ganun pa din, 3 pa din. Depende na so kung anong blessing nila. Mm. For now, okay din ako dun sa 3. Basta kahit ano. Pero our standard now is whatever the Lord blesses us with, we're gonna be grateful. Sabi naman yung mga question mo. Ate Lins, sobrang ano, advanced ah. Anong masasabi mo kay Mira? Lagi siyang wala sa South Park. Ooh! Attend ka na lang ulit daw ng South Park para maklaim mo. Ako kay CJ, ano? Mayaman, as ano, high standards. Yung parang, hindi mo siya makaka-vibes unless rich kid yung dati mo. Ganun. Grabe ka sa akin! Grabe ka sa akin. First impression ko sa kanya. Guwapo. Hindi, first impression ko sa kanya, ano ba? Manloloko. Legit. Mamaya, may nakita akong tanong dito kung paano kami nag-meet. Malalaman niyo kung bakit ganun yung unang impression ko sa kanya. Pero legit, yung first impression ko sa kanya is, ano, parang chick boy, ganyan. Manloloko. Yes! Hi, baby! May nami. Yung engagement and marriage, hindi namin nirarush. Kasi panganay siya ng pamilya niya. And marami pa siyang responsibilities to them. Ako naman, like, some girls have convictions na, like, minimum 1 year. Kailangan na magpakasal. Diba? Merong girls na ganun. And okay lang naman, nothing wrong with that na 1 year. Pero right now, chill lang. I mean, sobrang grateful and grace na ni Lord tong kami na ngayon. So, yung marriage, I believe in God's timing. Kung ano yung perfect timing niya. Basta, we just have to follow what he wants us to do right now. With CJ kasi, what Tito wants for her is to pursue her dreams para sa kanya. So, isa na yun yung pagiging campus missionary niya. Tapos, whatever na gusto niya pang gagawin. Hindi ko malilimutan yung sabi ng daddy na was, gusto ko mas mahigit ang pangon ni CJ. So, walang problema sa akin yun. Kasi yun naman yung gusto naman ng daddy niya. And wala, yung nasabi ni CJ, wala naman pag naman daddy. Shoutout naman sa'yo, Hannah Salita! Yan siya yung gumawa ng intro ko, ng outro, ng header, ng logo. Everything that you see na graphic sa video ko. Except sa editing, si Hannah yun. So, anong dream wedding nyo in the future? Alam niyo naman, dream ng girls yung magkaroon ng magandang wedding. But, ako kasi, ang dream wedding ko talaga is like intimate na wedding. As in yung sobrang onti ng tao, yung mga tao lang talaga na naka-witness ng love story namin from the very beginning. So, as in, sobrang liit lang. Siguro mga 50 people. Ganun.
or less. Ang laki na nga ng 50 eh. Yung theme na gusto ko is yung parang Filipiniana. Like yung parang naka... Ano matawag doon? Yung Filipiniana, tapos nakabarong siya, tapos like... mga kahoy, yung mga plato, may dahon ng saging, mga ganon. Sobrang ganda, tas nakabaybayin yung mga ibang letters ng welcome, yung mga ganyan. Sobrang ganda. Tapos gusto ko mga OPM yung mga kanta. Ikaw? Ako, whatever she wants. Yun yung special day niya. So, dun sa intimate, yeah, I'll agree with that. Yun lang yung isa din sa gusto ko. The rest, yung mga design. Siya na bahala. Aww. Okay na yun sa'yo? Mm. Promise. Yeah. Yung wedding ring nga na gusto ko yung kahoy eh. Tapos bye-byein. Yung nakita natin sa Facebook. Ba't ka natatawa? Ibigay ko sa kanya yung kahoy. Tapos masusugatan siya. Siyempre yung kahoy na nakapolish na. Well. Yung kahoy na na ganun-ganun na. Ano bang tawag doon? Kiss-kiss? Yung napolish na. Tapos may bye-bye na word. Ganun. Shout out, Rhea. Shout out. Kissing. Shout out. Siguro yung pinaka-import major key doon. You need to be friends so that you may know her or him well. Nakikita mo yung mga bagay na she likes, bagay na hindi. Because wala naman siyang ano eh, pake. Kasi you're friend, so whatever na papakita niya, it's all good. Pero kapag ka, kasi you like someone, medyo, alam mo, hindi mo papapakita yun from the very beginning. Because you're not comfortable with the person. Siyempre, you need to pray for it. You need to weigh na... Sobrang important ng prayer. You need to weigh na yung mga gusto mo sa isang person, nasa kanya ba talaga? Yun yung mga sama natutunan ko sa mga mentors ko. Walang masama maging pihikan because future mo yun. Yes. O yung mga kasama mo for the life. And God will really confirm it along the way through sa'yo mismo, mako-confirm siya sa leader mo kung kanino ka man accountable. And also, the biggest confirmation is through your parents' blessing. So, kapag nakuha yung blessing ng parents, malaking confirmation na yun from the Lord. Both kami. Ha? Ikaw, no? Tingnan mo kaya sarili mo dyan. Ikaw kaya. Ikaw kaya. So, last na devo namin is... The Book of Joshua. Siya yung nag-lead ng devo na yon. So, ang biggest takeaway ko dun, kasi Joshua was a man full of fear. As in, sobrang fearful niya. But, ang learning highlight ko dun is, God's character is, ano, grabe siya mag-remind na huwag kang matatakot. Na si God talaga yung strength natin and yung hope natin at the end of the day. Kahit pag ano tayo natatakot sa mga nangyayari sa paligid natin. Dun sa buong Book of Joshua, I learned na, syempre as a person, may mga fears tayo because we're human. But in that book, it was a testimony for Joshua and his people na si God was very faithful to them. Until the end, last verse, yung medyo malapit ng mamatay si Joshua, where he said na not anyone's of promises of God have failed. And syempre, it comes with trusting him. Ganda ng Devo series na yun namin kasi sobrang perfect siya during this quarantine. Yeah, kasama namin sobrang, sila Herbie. Oo. Kasama namin yung mga kadigroup ko. Sino pa ba nakasama? Si Rhea, Pam. Ayun ni CJ ng sobrang laki. Like yung tatlong floor tapos maraming rooms. So, okay sa amin yung second floor. Tapos malawak. A lot of space for actually, friends. Kahit nga walang second floor eh. Sala. Basta malaki yung sala. Yun. Yun lang. Yeah. Yun. Super simple lang talaga ng mga trip ko. Sa house rent, sobrang gusto ko lang yung maliit, cozy, comfy.
homie. Ganyan. Lahat ng may me. Oo. Tsaka sobrang linis. Gusto ko yung sobrang linis. White and light brown. Super, 101%. Because may mga times na sumasama ako sa kanila in order na makasama ako si C. Hindi, pero legit, lahat ng circle of friends ko, kinlose niya talaga. Para makilala niya ako. As in lahat, D-group ko, sumali siya, multiply, sumali siya, ganyan. And ako naman, same din, sumala din ako sa friends niya, like sila Ate Norma. Grabe siya sa akin, no. Totoo kayo, sobrang close ko sila Ate Norma. Sila Ate Kat, sila Kuya Record, sila Jeka, sila Raver ang wala. Record Aginaldo, Raver Cruz ng AMSP. May banded yan, boss.